Sabi po ng mga pulahan, ito daw na pag-file ng kaso na itong si Atom Araulio sa isang dalawa actually, dalawang red tagger. Wala naman daw basihan, wala naman daw batas tungkol doon. So ano ba ang naka-file or civil damage lang, di ba? Ito po ay civil case, hindi naman criminal case ang kanyang sinampa. Sabi ng mga pulahan, namimera lang daw itong si Atom Araulio. Okay, siguro kung pera ang pag-uusapan, yung mga katulad ni Atom Araulio at ng kanyang family, siguro naman hindi naghihirap. Kung tutuusin nga yung 2 million, maliit yung hinihingi niya na yon, kumpara doon sa damage na ginawa na itong si Lorraine Badoy at yung kasama niya na si Eric. Isa itong programa sa SMNI. At alam natin kung anong klaseng programa meron dyan sa channel na yan. Na sa tingin ko ay hindi rin tatagal dahil, nako, katulad ng mga social media accounts na si Kibuloy ay natatanggal din. Mag-antay lang po kayo, konting tiis, pati yung mga ganyang channel sa YouTube, sa Facebook man, siguradong matatanggal din yan. Okay, alam natin kung ano yung direksyon. Alam natin kung bakit nabuo at nag-exist yung ganyang mga channel. So ayun, sabi ng mga pulahan, balikan natin, namimera or para daw magkapera. Gusto lang mamera, yun yung term. What did Atom Araulio actually file in court? A 2 million civil damage suit against Lorraine Badoy? Grabe no, si Lorraine. Ang layo na po ng narating na itong si Lorraine Badoy sa pag-red tag. Napaka-successful niya as a red tagger. Diba? Diyos ko po. Against Badoy and Eric for supposedly red tagging him and his family. Napanood ko yung mga or ilang clips na kung saan nga ay matinding banatan na itong dalawang ito ang family ni Atom. Alam niyo naman ang mga pulahan, allergic na allergic sa mga statement ni Atom dahil totoo. Yan kasi, pag may katotohanan ang isang pahayag, ang isang statement, alam nila kung kanino galing yan at siguradong matitrigger ang mga pulahan. Kawawa, no? Yung buhay nyo na ang ang ibig sabihin, kayo ay allergic sa katotohanan. Kayo ay allergic sa mga taong totoong nagtatagumpay, mga taong totoong may pagmamahal sa ating bansa. Kakaiba, baliktad, at hinahangaan nyo naman yung mga taong kriminal. Hinahangaan yung mga taong may mga negatibong record, yung mga magnanakaw, yung mga mandarambong at kung sino pa, take note, pati criminals. But that law will be the basis, or but what law will be the basis when there is none against the supposed crime? Civil damage? Gusto lang daw mamera kasi. Baka nahihirapan na kasing mag-commute o wala na kasing sumusundo pag galing sa airport. Ito yung sitwasyon dati ni Atom na medyo nagbigay siya ng kanyang saloobin sa hirap ngang mag-book ng Grab sa airport. Yun! Yun yung sinasabi ngayon ng mga pulahan na memera lang daw si Atom. Ang labo, no? Tingnan nyo naman! Diyos ko, si Atom pa, edukado. Yung family niya, sigurado tayo ay mga edukado rin. Hindi naman yan, hindi nyo naman sila titirahin, hindi nyo naman sila babanatan kung if these people, like Atom and his family, are nobody. It just means they are somebody, kaya nyo binabanatan.